Tararan, sangkap. Wah. Welcome back again to my channel. It's me, Michelle. And today is i-review natin itong micellar water ng Estee. Matagal ko na itong nakuha. Last year ata. Ngayon ko lang siya gagamitin. Ititesting natin siya kung maganda ba siyang pangtanggal ng makeup. Ito ay Estee Lauder na Gentle Eye Micellar Water. Iko-compare natin siya dito sa L'Oreal na Micellar Water, Cleansing Water. Alam nyo ba, kung bibilihin nyo ito in a regular price, nagkakaalaga siya ng 269 something, mga ganun yung presyo niya. So mahal siya compare dito sa L'Oreal na 71 crowns lang ata or wala pang 100 to. Mura lang siya. So i-compare natin kung ano yung maganda, ang mamahalin ba or ang mumurahin na micellar water. So ititesting natin tong dalawa na to pangtanggal ng makeup. So magme-makeup muna tayo. Tingnan natin kung anong magiging itsura ng ating makeup. Gawin natin ang New Year's makeup look. So, pagpasensyahan nyo na, hindi naman tayo professional ng makeup artist. Magme-makeup lang tayo para magamit natin yung mga makeup ulit. And, i-review itong Estee Lauder na micellar and itong L'Oreal. So, i-compare natin sila both kung ano bang maganda. Nagkilay na tayo. Baka kasi nakalimutan ko na kung paano mag-apply ng makeup. So, magme-makeup ako ngayon. Wala lang akong magawa. So, maglagay lang tayo ng ating primer sa ating mata. Kahit anong primer ang gamitin nyo, guys. Ako, ito yung ginagamit ko. Itong NYX. Yan, NYX na Proof It. Maganda kasi siya and hindi siya sticky, tas mabilis siya matuyo. Gagamit tayo ng white. Kukubera muna natin ng white yung ating eyelid para maganda siya. Talagang makikita yung inyong color. So, lalagyan nyo muna siya ng parang base. So, ito yung ginagamit ko, itong MAC. Maganda kasi to. Ayan. So, naglagay na tayo ng white hanggang dito sa ating taas ng kilay. So, ayan. Let's try kaya ng color. Itong red. Not red, but itong maroon. So, ayan yung ating transition. Try natin. So, para lang siyang black eye. Red eye pala, no? Gagamitin natin yung color blue. Ilalagay natin siya something sa middle. Ilalagay lang natin siya sa half ng ating mata. Ayan. Medyo naging smoky na siya. But anyway, maganda yung color blue. Maganda yung color blue. So, ginawa ko lang siyang is dito sa side and just put it like that. O, diba? Medyo maganda yung blue. So, try natin maglagay ng color blue na shiny. Technique dito para dumikit yung glitters ng blue nyo is that meron kayong lalagyan nyo siya ng yeah, it's much better. Yeah, this blue is better. Pang New Year. Alam niyo naman, hindi ka naman lalabas ng nakaganito ng bonggang-bongga, diba? Pero kung gusto nyo, pwede mo naman siya. Itong color na to is ito yung ginamit natin sa outside ng mata natin. Pero ilalagay natin ulit, puputasan nyo lang ng white ngayon yung dito sa taas. Makita yung pagitan ng kilay nyo. Tada! No, diba? Pwede na ba yan? Ayan. O, diba? Ang ating mata. Ano ba yan, guys? So, kakapitan ko muna ng pilik mata itong kabila. Ito pa lang yung nagagawa natin. And itong kabila is ididikit na natin yung ating pilik mata. Oh my goodness. Kalokohan ko na naman. Wala kasi akong magawa ngayon. So, yan lang yung pinagagawa ng inyong abang lingkod. Sa totoo lang, kaya ko siyang gawin ngayon. Pero if ever na kunyari, New Year or Christmas, siguro one day ahead, bago ko siya matapos, kailangan gawin ko na siya. Dahil marami rin tayong ginagawa pag New Year and Christmas. Magluluto pa tayo. Baka nalusaw na yung makeup natin kapag ano, no? Kapag ba nagawa tayo ng New Year or Christmas. Taraan! O, diba? So, hindi ko siya magagawa ng regular holidays. Kunyari, Christmas, New Year, or itong Pasko, or itong New Year.
Dahil guys, mahirap mag-makeup, aabutin ka talaga ng siyam-siyam. So kailangan kapag ginawa mo siya, gagawin mo siya ng maaga dahil sobrang hirap niya gawin. Talagang aabutin kayo ng ilang oras. Pagkabit pa lang ng pilik mata, 48 years na. Eh lalo pa kung magluluto kayo or mayroon kayong gagawin kasi talagang I tell you, mauubos ang oras nyo sa pagme-makeup lang. Pero kung expert naman kayo at magaling kayo talaga, is talagang magagawa nyo siya ng, naku, wala lang, saglit lang sa inyo mag-makeup. So, maglalagay na tayo ng ating foundation. Tingnan natin kung matatapos na natin yung ating face. Maglagay tayo ng makeup. Ganyan talaga ako, guys. Unu-una ko muna talaga yung mata. And then, after ko matapos yung mata, is tatapusin ko na yung buong mukha ko. Kasi minsan, guys, kapag naglagay na kayo ng foundation, tapos naglagay kayo ng eyeshadows, minsan, bumabagsak yung mga color niya dito sa ilalim ng mata nyo. So, uulitin nyo na naman siya. Mabuti na yung tapos na yung mata nyo, tsaka kayo maglagay ngayon ng foundation. Pero nasa inyo naman yung kung saan kayo hiyang. Basta ganun lang yung gawain ko. 2,000 years later. O, yan na yung itsura natin. Naayos na natin yung ating pagmumukha. Nangangati lang ko. So, napalit ako ng lipstick kasi parang feeling ko hindi bagay yung color red. O, yan yung itsura natin. Okay ba? Parang mukhang masyadong makapal yata yung pinaglalagay ko dito. But anyway, natutuwa naman ako. Maganda naman yung kalalabasan natin. And ngayon, so nag-makeup tayo para lang subukan tong Estee Lauder na to. So ganito yung itsura niya, 'di ba? Pang-saucy talaga siya. Tingnan niyo naman yung itsura niya. O 'di ba, purple. And tingnan niyo naman yung lagayan niya. Kakaiba siya talaga. And para siyang mesa bone kasi bubbly yung kanyang liquid sa loob, 'di ba? So ite-testing natin to. Tatanggalin natin tong makeup na pinaggagawa ko today. And titingnan natin kung maganda ba siya at mabilis ba siyang maalis. Sabi dito is gentle eye makeup remover, all skin type. For all skin type daw siya, pwede siya sa dry, pwede siya sa oily type. Pwede natin siya ma-testing sa pagmumukha natin. So itong mini-makeup ko ngayon na pinaghirapan ko is tatanggalin din natin siya. Itong L'Oreal, I remember, wala tong amoy. And hindi rin siya ganun kabilis matanggal kagaya ng Garnier. The best talaga tong Garnier, kahit saan nyo panoorin, the best tong pangtanggal ng makeup. Mabilis matanggal, hindi kayo mahihirapan. Ito namang micellar ng Nivea. Wala siyang amoy. And compare dito sa Garnier, mas maganda pa rin ang Garnier. Pero nakakatanggal din naman siya ng makeup. So usually, pinagamit ko lang to pag naglilinis ako ng brush ko. Yun yung purpose nito. Kasi hindi ko siya bet. Pero okay naman siya. Alam naman natin na mahal talaga yung ano na to. Estee. Yung amoy niya, wala rin siyang amoy. Kagaya lang din siya ng amoy ng mga ibang micellar water na walang amoy. Hindi matapang, hindi something. Dito sa kabila, itong L'Oreal. Itong dito naman sa kabila is itong Estee. Tingnan natin. Siyempre, tanggalin muna natin yung pilik mata natin. No? Tapos na tayo mag-picture-picture eh. Tapos-tapos na rin tayo mag-makeup. So, tanggalin na natin yung ating pilik mata. Ito munang Estee. Ganyan lang siya. Kakaunti lang din yung laman niya. Ito ay 100 ml na siya. And tingnan niyo yung lagayan niya. Sobrang maganda naman yung lagayan niya. Napaka-fancy. Pero tingnan natin, no. Minsan kasi kapag mahal talaga, matatakot ka gamitin. Nabuhos siya kasi ang laki ng butas niya. Wala siyang stopper. Sabay natin ilalagay yung micellar. Ay, sabay natin ilalagay yung iPad. So, ilalagay lang natin to sa kabilang mata natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ooh! Nanlabo na yung mata ko. Meron pang natitira dito sa L'Oreal. Dito din, konti lang naman. So, ganyan yung naging itsura ng ating iPad. Natanggal din niya. And both pareho lang. Pero may natira dito sa L'Oreal. Pero hindi naman siya ganun kasama. Meron siyang konting hapde. Meron akong konting hapde nararamdaman dito. Alam nyo, sa totoo lang, kung pareho lang naman din silang nakakatanggal ng makeup, no, dun ka na lang sa mumurahin. Pero kung nakuha mo naman ng pre, why not? Yung kilay medyo dito hindi medyo natanggal na ito yung kilay natin, ah. Ah, hindi nga siya, tama yung sinasabi nito, hindi siya maano sa mata. Ito naman L'Oreal, hindi rin naman siya masakit sa mata. Pareho lang sila. Walang pinagkaiba. Medyo mahapdi-hapdi lang to sa pisngi.
So, ganyan na yung itsura ng ating makeup pad, diba? Ito yung Laurier, ito yung Estee. Kung kukumparahin nyo, medyo madaming ring nakuha itong Estee. Ito alam nyo, pareho lang naman din sila talaga. Hindi naman nagkakaiba. Pare-pareho lang yung mga micellar water. Ang pinagkaiba lang nga nila yung maapde, hindi maapde, may amoy, sa ano, maamoy na mabango, ganun. Pero usually, same din naman sila lahat ng mga ano, effectiveness nila. Natatanggal naman nila ng bongga. Actually, yung wala lang akong na-testing na waterproof kasi lahat ito hindi waterproof yung ginamit ko today. So, yeah, pareho lang din naman sila. Kung ako sa inyo, kung bibili lang din naman kayo, no, kung kaya naman ang mumurahin, doon na lang kayo sa mura. Kasi ito, ang presyo talaga nito is super duper expensive siya. Mahal talaga siya. Kasi pangalan lang naman yung bibilihin nyo dyan. Medyo mahapdi lang siya sa face. Diba? O, so, ito na yung ating nakuha sa first round natin. Tignan natin sa pangalawang round. Siyempre, hindi lang naman isang beses tayo maglilinis, no? Bagong pad na to, second na linis na siya. Tignan natin kung makukuha niya lahat talaga yung dumi ng mukha natin. Siyempre, kapag mahal yung ginamit niyo, ang tendency, manghihinayang ka talaga gamitin, eh, no? Kahit pa sabihin natin na, ano, maganda siya or maayos talaga siya. Pero pag nalaman mo naman yung presyo, sa presyo talaga nagkakatalo, manghihinayang ka gamitin. Of course, kung may budget ka, go ka. Pero kung wala, marami naman dyan, ito naman yung Laurier sa kabilang side, marami namang affordable na kayang-kayang-kaya lang bulsa na grocery type. So, ito yung pangalawa nating linis. Sobrang malinis naman yung kinalabasan ng ating mga pad. Diba? Pangalawang linis na to. So, nakuha naman nila lahat yung ating dumi sa ating mukha. So, kung ako sa inyo, guys, kung bibili rin kayo, kung may pera kayo, ma-budget kayo, pwede nyong bilihin is yung Estee. Okay lang din naman siya. Wala rin siyang pinagkaiba sa regular na micellar water. And ito ay 100 ml. Samantalang ito namang L'Oreal, 400 ml na siya. Compare nyo naman dito, diba? So, pareho lang naman sila ng purpose and pareho lang sila ng effectiveness. Bakit dun ka pa sa mahal kung pwede naman sa mumurahin? Siyempre, kung nagtitipid-tipid kayo, maraming kayong option. Pwede naman kayong mag-Nivea, 400 ml din siya. L'Oreal, 400 ml. Garnier, 400 ml. Ito yung mga generic. Ito yung mga grocery type na micellar water na mabibili nyo. Pero, siyempre, kung gusto nyo na medyo mag-try ng mamahal-mahalin. Ito yung try nyo din tong Estee Lauder. Pero para sa akin, masyado na siyang above sa budget. Makakabili ka na ng ilang piraso na itong mga regular micellar water sa grocery store sa halaga na itong 200 something. So, medyo mahal nga naman siya. Pero maganda rin naman siya. Hindi rin siya ma-update sa mata. Kagaya din ng L'Oreal, hindi rin siya mahapdi sa mata. Sa laki pa lang and sa amount ng makukuha ninyo is talagang sulit na kayo sa 400 ml compared dito sa 100 ml, diba? Parang ang gumagamit lang nito is yung mga artista. Siyempre, mamahalin siya. Artista lang ang pwede bumili. Pero kung may budget kayo, pwede naman yung itry din siya, diba? Why not? Para sa akin, kung nagtitipid-tipid kayo, is okay na sa akin ang mga grocery type na micellar water. Kasi pareho lang din naman silang nakakatanggal ng makeup. So, yun lang. I think yun lang naman yung aking masasabi about sa Estee Lauder na ito. At least na-try ko na din siya. Babalik at babalik pa rin tayo sa affordable price na mga micellar water dahil ito lang yung ating kaya ng ating budget. And walang masama rin kung mag-try kayo ng medyo mahal na micellar water. Parang ayaw ko siya tuloy gamitin. Although nakuha ko lang naman to na regalo, binili ni Pangit sa akin. So, yun lang. Yun lang naman yung ating review for today. And I hope nagustuhan niyo yung ating review. If you think this video is interesting and fun, don't forget to give me a thumbs up. And subscribe na kayo, libre lang naman. Happy New Year sa inyong lahat. And I hope you all safe. Kita-kita tayo ulit next time. See you again tomorrow. Bye!